Nagsimula lahat sa isang panaginip na tila bang tinawag ako ng Diyos para sa bukasyong ito. Yung tipong pagising mo sa umaga, naiisip mo na siya. Kumusta na kaya si Mel? Pinta talaga ng dog. Ay, hello? Hello sir, may practice pala tayo sa chapel ngayon. Okay. Sige. Okay, sige po. Sige, papunta na ako sa chapel. Sige. See you there. Thank you. Okay, sige po. Sige, pabiyasa rin ako. See you there, sir. Okay, thank you. Sige. Yung tipong hindi ka makapag-focus dahil sa kagandahan niya at naiisip mo siya palagi. Ano ba kayo? May iniisip lang na ako. Ano ba yung iniisip niyo dyan? Yung tipong iniisip mo na ang saya sa'yo mo dahil nakilala mo siya. At parang nahulog na din ako sa kanya. John. Kamusta ka na, Mary? Miss na kita. Hindi, bale. Okay lang ba na magkita tayo sa park? Oh, miss okay. Na miss na kita eh. Sige. Magkita tayo dun sa may park. Sige okay? Po. Okay, sige. Hintayin kita dun na. Bye. Ingat sige, ka sige, lagi. Sige. Thank you. Sige po. See you. I love you, Mary. I love you too. Thank you. Bye-bye. God bless. Okay, sige. Hello, Mary! Saan ka na? John, pasensya ka na. Hindi talaga ako makapunta ngayon. Yun ba? Kasi may online class pa ako. Sorry talaga. Okay. Sige. Okay lang yun sa akin. Sure ka sige, ba? Sige. Thank you. Salamat sige, talaga, you. John. I love you. Love you more. Sige. Oo. Naintindihan ko naman yun. Na mas importante yung klase niya kaysa sa akin. Dito ko na natanong ang sarili ko na bakit palaging merong kulang sa buhay ko. Hanggang isang araw. John. Kumusta? Okay lang ako. Parang tagal na natin hindi nagkausap ah. May pagtatapat sana ako sa iyo. Hindi ko na talaga kaya ang relasyon natin. Katunayan, huh? Nagkabalikan na talaga kami ng ex ko. Ah, ganun ba? Ganun ba kung bakit hindi ka nun nag-chat sa akin? Hindi mo na nire-replyan yung mga text sorry ko? Sorry talaga. Ganun ba? Sorry talaga John, huwag nasaktan kita. Hindi. Sorry. Sakit ng ginawa mo. Alam mo, Mary, I trusted you. Pero, bakit mo kinanito mo ako? Sorry talaga dyan, huwag nasaktan kita. Sakit ng ginawa mo. Sorry talaga. Sorry. But, ayaw ko na talaga. Magsama na kayong dalawa. Oo,
nasaktan ako. Mary! Pero alam ko, ang lahat ay plano ng Diyos. Because I know God has a purpose. Sabi, Trey. Akala ko hindi niya magagawa niya sa akin. Sakit ng ginawa niya pa sa akin, Trey. Ngayon, Trey. Huwag mo niya pilitin. Babae lang yan. Huwag mo nang pilitin, pre. Babae lang yun. Huwag mo nang pilitin. Baka pumayag. Tanggap ko naman yun, pre. Ba't niya gawa niya sa akin? Siguro may pagkulang ako sa kanya. Yan na talaga yung mga babae ngayon. Kung saan ka nagsiseryoso, doon ka pa ginagago. Uy, pre. Balita ko, naghahanap daw yung parokya natin na gusto magparik. Talaga? Oo. Kailan lang? Sinabi sa akin nung sakristan doon. Yun ba? Parang naging interesadong ako. Interesado ka rin? Pasok tayo? Ba siguro, pre? Baka di ko kaya yan, pre. Di ko kaya. Pag-isipan mo muna. Sige, pre. Thank you, pre. Tama. Oo, alam ko. Hindi ko kaya. Pero siguro... Pagpapay. Ito na yung sagot ng mga katanungan ko. Madalas na din ang pagpunta ko sa simbahan. Nananalangin sa tamang direksyon ng buhay. Hanggang nakapagdesisyon na pumasok ng seminaryo. Pero isang kondisyon ang tatay ko. Oh, ama! Kamusta ka? Okay lang muna ako ba? Bandang gabi. Oh, ba't parang malugot lang ngayon? May sasabihin sana ako sa'yo ba? Kaso baka magagalit ka ba? Bakit? Ano pala yun, anak? Baka panto ang magagalit ka. Ayaw mo nang ganito. Gusto ko sana pumasok ng seminaryo pa. Kasi ba, buna yung decision ko na papasok talaga ako sa seminaryo kasi hindi ko talaga kaya yung tawag ng Diyos sa akin. Siguro bukas ng umaga, pupunta na ako ng seminaryo para doon ako mag-aaral. Sana suportahan mo naman ako kahit sa ito lang ganitong decision ko at makatulong ko sa ibang tao. Sasa, kung ganyan yung decision mo, pagbibigyan kita. Oo, alam ko na masakit sa kanyang part na papasok ako ng seminaryo. Kahit minsan ay palagi kaming nag-aawing dalawa. Pero alam ko na isa siyang ama na suportado sa lahat ng desisyon ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa tatay ko at sa mama ko. May kaya pagdating dito sa seminaryo. Mabuti na nga sa pag-aansisyon ka pumasok. Teka! At nung nagpasal kita dito at mahatid na kita sa dorm mo. Anak, tuloy. At doon nagtatapos ang istorya ng ating bukasyon. Hindi lahat ng pumapasok ng seminaryo ay sayang. Dahil lahat ng tao dito ay inaalay nila ang kanilang sarili para sa simbahan at para sa Diyos. Sana lamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong hagan. Panginoon, ikaw ang kasibulan.
Kalusugan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapandusay sa sumasaypayong kaginhawa. Sayang